po. Okay na, lah. Salamat, yan. Sir, kita mo, sir. Makakakonsulado. Okay, command mo ako. Stand by. Up. Okay. 1, 2, 3, standby. Up. Gabi at madaling araw kung saan ang bansa ka ba naroon ngayon. Muli, at dito si John Sahay, nagpabalik para turuan po kayo kung papaano pumutok na na-consult ang baril. Ayan. Ang ituturo ko po sa inyo ngayon ay draw and fire. Ayan ha. So, dito, sa draw and fire mga kaibigan, kailangan din po natin dito ang pagtayo ng tama at klase-klaseng tayo ang gagawin po natin dahil hindi naman lahat ng mga shooter ay pabor doon sa isosceles stand at Weber stand. So, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano po yung isosceles stand at saka Weber stand. Okay, ang isosceles stand po mga kaibigan, naka harap po ang dalawang paa mo doon sa unahan. Ito po yan. Yan po ang isosceles. Sa itong practical shooting, no? Yun ang ating ginagawa. At minsan naman, sa mga iba nating kaibigan, mas okay sila doon sa Weber stand. Ano po ba itong Weber stand? Ito po yung Weber stand. Ayan. Yan ito po ang ano ng Weber stand. So, ang kaliwang paa, kung ang strong hand po ninyo ay kanan, ang kaliwang pa ay nasa abante. Kung ikaw naman ay kaliwete, ang kanang paa mo ay nasa unahan din. Kasi ito po yung kanyang strong hand, kaliwa. Ito po yung ginagamit niya. So, ngayon, ituturo ko po sa inyo kung paano ang tama. Pagbunot ng baril, mabilis kang bumunot ng baril nang hindi ka maunahan ng iyong kalaban. Kasi kailangan dito, pabilisan ng bunot, no? So ngayon, ituturo ko sa inyo. Magsisimula po tayo sa Weber stand. Okay? So Weber stand. So kunyari, magdodrawing po ako ng tao, kalaban. May baril na hawak, no? Ito. Ang gamit niyang baril ay Glock. Ayan. Ayan, baril po yan. O. Glock 45, oh. O, diba? Ito yung front side. Ito yung mata niya. Ayan, oh. Mukha. Ulo. Ayan. Kamay. Siyempre, humawak siya ng baril, eh. Ito yung kamay niya. Ganun lang po kabilis mag-drawing, oh. Oh, di ba? Tao na. Ayan, puputukan natin siya ng 7 meters. Uy, wala. Ako nang mag-ano ng 7 meters. Lagay po natin yan sa 7 meters. Ayan po. 7 meters na po yan. Okay guys, ngayon, ang gagamitin kong baril, ay direta. Ito po. Ipapakita po sa inyo. Ito po. Berita 9 mili po.
So kung nakikita natin, may magazine po ang baril. So dapat i-check po natin. Kasi yun po talaga ang standard procedure. So check natin. Empty. Check natin ang chamber. Empty. So here. Ang berita po, mga kaibigan, ay may advantage po ito at disadvantage. Ang advantage po dito, mayroon po siyang safety. Bakit advantage? Kasi po, pagka naka-safety na po yan, kahit pakalabitin po natin yan, yung hammer po niya, hindi po talaga pumapalo yan. Unlike sa iba, sa six-hour, pagka naka-safety na po siya, pag kinalibit mo, pumapalo pa rin ang hammer, no? So ito po ang advantage. Ang disadvantage. Ang disadvantage po nito, pag nagkamali po kayo sa kasa, doon po kayo masusugatan. Ipapakita ko po sa inyo. Ang tamang pagkasa, lalo-lalo na po ang gamit po ninyo ay berita, ito po, dyan lang po tayo dapat. Or, ito. Or, ito. Ayan, ah. Or, ganito. Iwas po tayo dito sa bunganga. Kasi ang sinasabi kong disadvantage, kung mali po ang hawak ninyo, ganito. Mali po ito. Bakit mali? O ito, tingnan po ninyo. Ayan na, kinain na po. O, di ba? So, pag mabilis po ang inyong pagkasanyan, siguradong mamimilipid po kayo sa sakit. Kasi siguradong dugo na po yan ang lalabas pagkatapos. So, ang dapat, dito. Ayan ha. So, yun po ang advantage at saka disadvantage po ng berita. So, ito yung gagawin natin. Ngayon, i-insert ko na po siya sa holster. Ang proper po ng place ng barrel ay dapat po ay nasa backbone po natin. Ito po yung backbone natin. So, bakit po? Kasi, pag dito po natin ilagay yan sa unahan, dito banda, nakatutok po ang muzzle niya sa iyong paa. So, ang tendency, pag pumutok ang baril natin, siguradong matatamaan ang paa mo. Unlike dito, pumutok man yan, malayo sa paa. Nandun, no? Tingnan po ninyo. O, diba? So, yun po ang tamang pag-canceled ng baril na nasa holster po. Ayan. Okay po, ituturo ko po sa inyo kung paano po bunutin ng tama. So, gagamit po tayo ng bilang. Ang bilang nito, 1 to 5. Pagdating sa 5, dapat na-engage na po ninyo. Naiputok na po ninyo. Alright? So, ito po ang ano po sa inyo. Simula tayo sa river stand. Ito po ang river stand. Sabi ko nga sa inyo, hindi lahat ng tao okay sa river stand. Okay sa tayo sa isosceles stand. So dito tayo sa, magsimula tayo sa river stand. So ito po yung bilang. Sa 1 po, dapat magkasabay po ang dalawang kamay mo. Kanan at kaliwa. Ganito. Bakit? Dapat handa na po ang kaliwang kamay mo na i-catch ang kanang kamay mo para i-deliver papunta sa target. No? So, ganito po. 1. Ayan na, oh. 2. Dapat ang 2 po, ang number 2 po ay dapat nakatutok na po ang muscle sa target. Hindi po nakayuko. Hindi po nakataas. Bakit? May advantage po kasi ito. Kung may kalaban po kayo, pabilisan po kayo ng bunot, dapat sa hips pa lang, pumutok ka na. Huwag mo nang idiretso ang kamay mo. Kasi, kung mabilis siya bumunot, patay ka. Alright? Patay po kayo. Kasi doon ka pa lang puputok eh. Samantalang,
kung pagbunot mo, pumutok ka na, diretso, maunahan po ninyo siya. Ayan. So, kailangan po ng memory po rito sa utak mo na kailangan pagbunot mo is nakatutok na kagad doon sa kalaban mo. So, yun po yung advantage po, no? Dahil pwede pa naman, pwede mo naman din sunod-sunurin yan. Putok! Bang! 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 O, di ba? So, naunahan mo na siya. So, ngayon, ituro ko sa inyo. 1 to 5. Ito. 1, 2, 3. Catch ka agad, ha? 4, deliver. Tapos, tingin ka agad sa rear side and front side. Tutok sa target. 5, putok. Isa pa. Dapat pag bumunot po tayo, dapat yung daliri natin ay nasa labas ng gatilyo. Huwag po nating ugaliin na laging nasa loob ng trigger. Kasi ito po yung tama. Tuturo ko sa inyo. 1, tingnan nyo po. Ayan. 1, 2, diretso. 3, 4, putok. 5. Okay. Dahan-dahanin po natin ulit. 1, 2, 3, 4, 5. Alright? Ngayon, ito po yung Weber stand. Dito po tayo sa isosceles stand. Kasi ito po yung paborito ko. Kasi pagka Weber stand video, nahirapan ako dahil mag-twist po yung aking katawan. Hindi katulad nito. Dahil dapat po, pag bumunod kayo ng baril, hindi po gagalaw yung katawan po ninyo. Kasi once na gumalaw po kayo, may tendency na hindi po ninyo matamaan ang target. Dahil magalaw po kayo eh. Kaya dapat, stable po ang tayo po ninyo. Ang gumagalaw lang po rito, kamay. Ayan. Oh, ayan oh. So di ba hindi ako gumagalaw ng ganon? Ganito. Oh. So, isa pa ang bilang. 1, 2, 3, 4, 5. Bilisan natin. Okay? Isa pa. Pabilisan po natin. Ganun kabilis po. Diba? So, kung bagal siya, maunahan mo siya. Isa pa. Pabilis, diba? Diretso po ang baril ko. Ganun po. So ngayon, puputok na po tayo. Alright, sakali lang na ano. Firing! Firing! Isang bala lang po. Okay? Para sigurado, body po tayo. Okay? Para sigurado, body po tayo. Okay. Para sigurado. Body po tayo. Body po tayo. Okay, sa dibdib, no? Ito po ang yan ako sa inyo. Papakita ko. Siyempre. Eye glasses. Hair plug. Standby. Okay. 1, 2, 3. Standby. Up. Yan, ha? So, inanatan ko po talaga siya kasi malaki naman yung ulo niya. Sa ulo po ako para sigurado na hindi niya ako madali. So, binanatan ko na agad siya sa ulo, actually. Ayan to. Tingnan po ninyo. Ito lang. Dinali ko kayo, no? Ayan, no, dibdib.
kitang-kita, di ba? Kala nyo, ha? Prinang ko kayo, ano? Ayan! Sabi ko kanina, dibdib, di ba? Para sigurado tayo. So, kunyari lang, kayo naman, naniwala agad kayo, ulo, eh. Ayan, o! Dibdib, sabi ko kanina. Muli, ito si Jun sa Hybert, ang nagsasabing, God bless us all.